Iginit naman ng pamunuan ng San Beda College na gumagawa na sila ng hakbang para hindi na maulit ang mga kaso ng pagkamatay dahil sa hazing sa kanilang eskwelahan. Pero bago pa man namamatay ang law student na si Mark Andre Marcos, dati nang isinusulong na i-review ang anti-hazing law sa bansa. Narito ang aking report. Muli na namang nagluluksa ang law department ng San Beda College matapos ang pagkamatay ng isa pa nilang law student dahil dinumano sa hazing, si Mark Andre Marcos. Isang misang idinao sa San Beda Gate ng paaralan, nagpatupad na raw sila noon ng inahakbang para hindi na maulit ang nangyari kay Reglos. Kabilang dito ang pagpapapirma ng undertaking sa mga estudyante tuwing enrollment. Kapag sumali ka sa frat na ganito at may nangyaring incident, magkakaroon tayo ng karapatang action doon. At yun nga yung expulsion. Yun yung pinakamabigat talaga. Wala sa listahan ng Lex Leonim Fraternity na nag-recruit di umano kay Andre. Sinisikap naman ng GMA News na kunin ang kanilang panig. May ilang estudyante na rin ipinatawag para sa investigasyon. Wala po, hindi po. Wala po akong balak. Wala akong balak. Marami naman po akong kaibigan, hindi na kailangan ng ganun. Kaka-recover lang namin sa bad news na may namatay na naman po nung nakaraan. Opo, kasi ngayon meron na naman pong bago. Pebrero ngayong taon din ang namatay dahil sa hazing ang San Beda Law freshman na si Marvin Reglos. Dahil dito, nagsumiti ng panukalo noon si kabataan Party List Representative Raymond Palatino na muling balikan ang anti-hazing law. Pero tila wala raw pumansin sa panukala. Well, unfortunately, hindi pa yan nabibigyan ng focus dito sa Congress. Wala pang committee hearing. Pero sa tingin ko, napakahalaga nito. Halimbawa, kahit walang committee hearing, mag-usap-usap, halimbawa, yung ating mga eskwelahan and our education officials. Detalyado ang anti-hazing law na isinabatas noon pang 1995. Lubha nga raw mahigpit ang mga probisyong nakapaloob dito. Halimbawa na lang, sa ilalim ng anti-hazing law, dapat may kinatawa ng mga eskwelahan sa tuwing magsasagawa ng initiation rites sa mga fraternity para tiyaking walang karahasang mangyayari rito. Pero ang ilang eskwelahan, lusot sa ganitong pananagutan dahil ilan sa kanila, tuluyan ang ipinagbawal ang mga fraternity. I think kailangan i-review yung policy ng maraming eskwelahan, banning fraternities. It drives them underground eh. Sa halip na ma-monitor halimbawa ng school officials yung activities ng mga fraternities, bakit yung solution or remedy, iban sila? Samantalang for the longest time, ang fraternities, sororities, lagi exist hindi sa Pilipinas lamang. Ang Commission on Higher Education aminadong malaking debate kung mas mainam nga bang iba ng mga fraternities sa mga eskwelahan. Bagamat hindi kinikilala ng ilang eskwelahan, hindi naman daw kasi nangangahulugang wala na talagang fraternities sa mga eskwelahang ito. Dapat established na yung proseso kasi ng recognition. No? Since hindi naman underground sila, yun nga mahirap i-pinpoint yung liability. Ano? Si Atty. Julito Vitriolo, miyembro rin ng isang fraternity. Anya, mainam daw kung magsama-sama na ang mga eskwelahan at pamahalaan para pag-usapan ng problema. Noong araw, natatanda ko sa University of the Philippines, meron tayong Interfrat Council, no? Na kung saan ang mga frat nagkakapagtitipon-tipon, nagkakaroon ng mga common activities at naiwasan yung mga bad practices. Patuloy ang humahabang listahan ng mga estudyanteng nasasawi dahil sa hazing ng mga fraternity, gaya ng Ateneo Law student Leonardo Lenny Villa, ang UP student na si Chris Anthony Mendez, at ang University of Makati student na si AJ Carl Intia. Pero ano nga ba ang bentahe ng pagsali sa mga fraternity? Hindi rin naman kasi kailan na marami sa matataas na opisyal ng bansa noon at ngayon, bahagi ng fraternity o sorority. Nariyan sina dating Pangulong Ferdinand Marcos, dating Senador Ninoy Aquino at Senator Joker Arroyo, miyembro ng Upsilon Sigma Phi. Si Vice President Jerjo Marbinay, miyembro ng Alpha Phi Omega Fraternity. Sigma ro naman sina Senate President Juan Ponce Enrile, Senator Edgardo Angara at Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Si Justice Secretary Laila Dilima naman ay miyembro ng Lambda Rho Sigma Sorority. Ayon sa isang sociologist, hindi naman dapat manakit ang mga membro ng fraternities sa mga nais sumali sa kanila. Marami naman daw ibang paraan para masala ang mga bagong membro. I-argue nila ng mga fraternities, ng mga sororities, that yung ganong klaseng proseso builds loyalty. Yung ganong klaseng proseso builds character. Ito ang response natin dyan. Is that the only way to build loyalty? Is that the only way to build character? And the answer, no.